So hello and welcome back to my channel. This is Justin Cappuccino of Sashes&Scripts. And today, we are going to show you a video, a recorded video of our interview with the Binibining Pilipinas 2022 winners. Now, before we begin, I would like to thank Araneta City and the Binibining Pilipinas pageant for allowing this interview because it, you know, it is not a common privilege for online pageant media to have this much of an access with the Binibining Pilipinas winners. So maraming salamat Araneta City and the entire BBCI and Binibining Pilipinas organization for accommodating this for accommodating us for this interview. So the first interview that we will be showing you is our interview with Binibining Pilipinas first runner-up Herlene Nicole Budol and Binibining Pilipinas second runner-up Stacey Gabriel. And guys, pagpasensyahan nyo na because the interview is around 6 p.m. in the evening, kaya medyo, you know, nag-dip na yung mga energies na namin, but we try to make it as lively as possible. Kaya meron kaming parang cheer sa umpisa to really pump us up because the two runners up just had their if I believe their legal briefing with the legal team of Araneta City, and inexplain sa kanila yung mga technicalities ng kanilang mga kontrata. So by then, you know, medyo mahaba yung proseso. So by then, medyo pagod na rin yung dalawang Binibini, and we are so grateful that, you know, they still have enough adrenaline to, you know, to keep on going. Kaya makikita nyo din naman sa ano sa mga voices namin na we are actually a little bit on the tired part na. So at this point in time, we really had to rally ourselves to really have enough energy for the interview. So I hope you like this interview with these two ladies. Okay, so welcome to my channel. This is Justin Cappuccino, Sashes&Scripts, and we have today Herlene Nicole Budol and Stacey Gabriel. So girls, high energy tayo kahit na ano, kahit na yes, gabi na. Anong energy ba gusto niyo? So katatapos na ng Binibining Pilipinas finals. Yes. And you're on your media week ngayon. Sa tingin niyo ba nag-sink in na girl, hindi na kami ano, hindi na kami candidates, winners na kami. Ano nga 'yung pag nag-ano ako, kasi ang tagal kong pre-practice 'yung I'm your Binibining candidate number 8, Nicole Budol. So parang nandun pa rin ako sa pre-practice ko ng mahabang panahon, yeah. Talaga na I'm your Binibining candidate number 8, Nicole Budol. So naging muscle memory mo na yung Binibini, yeah, yeah. Number 8. So ngayon, pinapractice mo na ba na ano? Oo, na I'm your Binibining Pilipinas 2022 first runner-up, Nicole Budol. So anong pakiramdam when you're introducing yourselves, Stacey, Herlene, na you're runner-up for Binibini ganyan? Ano yung pakiramdam na hindi na candidate yung ano? Nakakasenti po, syempre. Kasi nga po, tulad po ng sinabi ni Herlene, matagal po namin inensayo yung Binibini one, representing my vibrant home. Nakakamiss, diba, yung Kainta Rizal! Ango, no? Rizal! O, diba, na-memorize na po namin yung mga intonation ng bawat isa. Car, City, Cebu! Ano pa ba? Si Meiko Pampanga! Inukuha mo! Diba? I mean, tsaka sila, actually, nakakamiss po sila. At saka kasi tatlong buwan ang pageant eh, di ba? Parang naging pamilya na rin kayo sa parang loob. Parang nandun kami, nakakapagod. Pero nung nawala, nakakamiss. Oh, may ano, may hugot na gano'n na parang tapos dapat, na. Dapat pa hindi ako nagreklamo ng time na yun kasi parang mas sumaba yung, di ba? You know that. Kasi ang dami ko rin ko, wala na kami pahinga. Yun pala yung mamimiss namin. Sa ano, sa, do you feel na yung sisterhood ng Binibini this year talagang solid? Oo. Ipangdadayo ko yun. Sino yung mga favorite, or rather yung mga naging best friends nyo doon? Ana Valencia. And? Stacey. Ayan. Stacey. And you, oh, Stacey. First batch kasi kami. Lagi po kami magkasama sa choreography, sa blocking. Tsaka siya yung ano namin, siya yung
follow the leader namin yun. Ah, yeah. So, kung saan siya pupunta, dun din kami. Pag ako po nagkamali, award po kami lahat. Ligwak, galern po kaming lahat. Sa kanya ang ano, susi, kung bago kami mga pasok. Eh, di bali, babawi naman siya sa pataho niya if ever na magkamali tayo, oh, di ba? Ako din, hindi rin ako nakaabot dun sa taho. So anyway, so I want to ask, you know, the question na ano yung pakiramdam that napaka-competitive ng batch ninyo? Na parang top 12 pa lang, parang sakita na ng loob ko sino yung hindi makakapasok. Siguro para sa akin, mas masaya yung competitive yung lahat ng kalaban mo compare sa pa-chill-chill lang. Kasi the more na competitive sila, mas na-challenge kang, mas galingan mo yung kung ano yung mas kaya din nilang gawin. Yeah. At kung ano yung mas kaya mo din gawin sa sarili. Yeah. Ikaw, Stacey. We brought out the best in each other. Mm. We were constantly challenging each other and pushing the needle forward. Yeah. As, yeah. In terms of what it means to be a Binibini candidate. So having this group of women who are so accomplished, so gorgeous, so impactful around us every single day, it pushed us to be better. Every single day. So, it was an honor. Ikaw naman, Herlene, kasi ikaw yung isa sa mga minanmanan ng mga tao because ang laki nung growth mo mula umpisa hanggang sa katapusan ng pageant. Ano pa yung gusto mong ma-accomplish after this? Siguro hindi lang ako sa sarili ko yung magdi-decision nun. Siguro hayaan ko yung panahon tsaka yung tadhana na magdala sa akin kung saan ba ako dapat talaga. Kasi actually nasabi ko naman to sa ibang mga nagtatanong sa akin, sinasabi ko na yung mga plano ko hindi actually ganun natutupad. Mm-hmm. Feeling ko plano to lahat ni God. Mm-hmm. Kasi siguro yung mga plano ko hindi tama para sa akin. Kaya yung plano niya yung mga nasusunod. Kaya happy ako sa kung ano nasaan ako ngayon at kung saan pa yung mararating ko. Oh, amen. Tapos, kasi may criticism mo, no, sa ating mga Pinoy galing sa mga banyaga na yung mga pinapadalaw kasi natin sa international na mga competition, mga half-half, mga kalahati, kalahating Pinoy, kalahating German. Dahil August, buwan ng ano, pambansang wika. Sa tingin nyo ba, kinakailangan ang mga pageants natin dito sa Pilipinas gawin na requirement na kinakailangan matuto kayong mag-Tagalog kasi you're representing the Philippines? Sa tingin nyo ba, valid yung puna sa atin ng mga Pinoy ng international pageant community na kinakailangan marunong mag-Tagalog ang mga padala nyo international na competition? Eh, di ba, siyempre, bilang pageant industry fan po tayong lahat dito. Sa akin kasi, di ba, hindi lang naman tayong gumagamit ng sariling wika natin, yung mga Koreano. Mm-hmm. Nagsasalita sila, Korean, tas translator. Bakit hindi natin gawin yun na dumayo tayo ng pang-Pilipino yung salita natin, tas sumanap tayo ng translator para dalawa yung mas nakakaintindi, di ba? Mm-hmm. Mga Pilipino na kagaya ko na hindi ganun magaling mag-English at puro lang talagang Tagalog kasi ayun yung napagtanto ko din na hindi lahat ng taong nag-i-English pala ay matatalino. Mm-hmm. Dapat puno ka ng experience, yung storya ng buhay mo. Yun yung para sa akin. Kasi, yun, salamat po, God. pero thank you for being candid kasi isa ito sa mga hindi rin namin maiexplika na mga pageant vloggers na parang, bakit nga hindi ganun ang Pilipinas na hindi ginagamit ang lengguwahe ng... It's our colonial mentality as well. It's the remnants of heart-wrenching colonialism. Mm. It's centuries old. It's centuries old conditioning. At tama po yung sinabi ni Herlene. Dapat po tayo po mismo ang magmahal ng ating wika. Pero to answer your question, I would hope that it comes from the candidate herself to want to learn our language. Mm-hmm. Nicole, pwede mo naman mag-aralan ng dalawang English, Tagalog. Kung saan ka komportable, yun naman yung magdadala sa yun, hindi naman kung sino. It's such a it's wrong, but the conditioning that we've had in our country
is pag Ingles, mas matalino. Oo. Totoo. Diba? Ayun ko nga sa'yo, balibetiktorin. Hindi. Pag Ingles, in English should not be a barometer? Yeah, barometer. Of one's intelligence. Yeah. We're Filipinos. Mm-hmm. We have our own identity, our own language, our own culture, our own heritage. Diba? English, yung pakinggan. English is, of course, it's beautiful to know English so that we're able to perhaps communicate with a wider range of people. But we should love. Mm. We should love our language. Our own. Yeah. Is exactly. And, love our language. And I remember kasi si Eliza Malinaw when she spoke, I think it was Bisaya, at nung sumali siya ng Miss Universe Philippines, parang ang sarap pakinggan ng lengguwahe natin. Okay. And then you spoke in Tagalog. Ramdam namin yung bigat nung mga Tagalog words na ginamit mo doon sa pagsagot mo doon sa speech at saka doon sa Q&A. Sa tingin mo ba it's about time na i-normalize natin na nagtatagalog tayo sa mga pageants. So parang hindi pala normal yung ginawa ko. Kasi karamihan ng mga sumasagot sa mga Q&A, English yung ginagamit na lengguwahe. Bihira yung katulad mo na nagtagalog. Sa pagkakatandaan ko, parang 2 or 3 lang in the previous years na nag-Filipino. I think it was 2010 pa, batch pa ni Venus Ra at saka Janina San Miguel, which is 2009. 'Di ba? So ganun na siya katagal. So tingin nyo, it's about time. We really need to push na mag-Tagalog. Kasi nasa Pilipinas naman tayo. Siyempre, umpisahan muna natin dito sa Pilipinas na mag-Tagalog. Kasi nga, actually, tama naman ako ng sinarihan ko eh. Binibining Pilipinas. Sabi naman Miss Philippines. Correct naman. Tama. So, siguro, angkop yung pagtatagalog. Okay. So, I just would like to add before we move on. People might say na kaliwas sa sinasabi ko yung or people might say it's backwards that I'm answering in English when I'm talking about uplifting our own language. It just so happens that my sort of I am able to express myself more vividly in English, pero bihasa po ako sa ating wika. At ayun po, importante. Marami lang talaga siyang alam. Yaman na natin. Na natin palakiin tong bagay. And, kasi isa ito sa mga gustong tanungin ng mga audience natin. Inuunahan ko na ba, di ba? Kasi sabi, mahalin ang wika natin, tapos bigla ng English na English. Okay, back to back English, Tagalog. Di ba? So, gusto kong tanungin ito kasi may mga nagtatanong sa akin na, uy, bakla, itanong mo ito kina Herlene at kay Stacey. Kung naging... Parang alam ko na po yan. Go! Kung naging Filipino dish kayo, kung naging pagkaing Pinoy kayo... Parang natanong na ito sa akin. Tanong to, ito, totoo to kasi isinulat ko, galing kay Rowan Santa Maria. If you're a Filipino dish daw, ano yung... anong pagkain yon? Ikaw muna. Kasi natanong na... Huwag taho! Ay, hindi po taho. Okay. Ako po ay isang adobong pusit. Ooh. Kasi po, ang isang adobong pusit, ako po, hindi ko po kasi siya kakainin sa taong hindi, kakakilala ko lang po. Diba? It's quite an intimate dish. You know, it's quite personal. You're gonna have a lot of ink in your teeth. Yeah. You know, it's not very pretty to eat. Hindi po siya masyadong mapoise. Pero, ako po isang adobong pusit kasi po, I like to make sure that in every one of my interactions with my fellow brothers and sisters in this human family, I am personable, I am warm, they feel as though I'm a safe space, that we can eat an adobong pusit together and feel like it's okay to be vulnerable with each other and have ink in our teeth and smile and laugh and not take life too seriously. Agree. Yeah, I would be. Ikaw naman, Herlene. Ako, namimiss ko yung talbos ng kamote. Ay, tapos sausaw. Ilokana ka ba, girl? Kasi... Mangantayo, tapos kamay. Wala lang, walang bakit. Nagugutom lang ako. Tsaka yun nami-miss ko. Na alam ko nami-miss nyo din. Kasi ngayon, more on take chicken, out. Fast food. Uh-oh. Feeling ko, mamaya yun yung ulam ko. Kaya bukas. Kaya yun walang bakit ah. Uh-oh. Pero,
siguro that's balikan na lang. Balikan na lang natin kung saan tayo galing. Ayun na lang siguro. Yeah. Pero kaya niyong lutuin yung mga nabanggit niyo na mga dishes? Pasingawin mo lang isang pasingawan mo lang yun sa kanin, pwede na. Alam, haluan mo lang. Steam-steam lang po. Oo, yun. Tapos ano lang, okra, sama mo ng talong, perfect. Tapos isang isda, wala na, gutom na ako. Sakto. Paggabi na, so pwede nang ano yan, pwede nang karirin yan mamaya sa dinner, di ba? Okay, so I want to end this interview in a positive note. And I want to ask, you know, because aminin natin, mahal ang sumali ng pageant. Sa tingin nyo ba, meron pang chance na, okay, kaya ko pa isang huling hirit? Ako po, kaya po ng lakas ko, kaya po ng my mind, body and soul, pero hindi pa po kaya ng bank account. Let's just be real. Which is true naman, kasi malaking pera ang sumali ng pageant. Absolutely. Ikaw, Herlene. Ako, swerte lang ako chance. Ni Sir Wilbur Tolentino. Ako na nandito. Hey! Paan natin? Sir Will, pwedeng pahay! Ayan! Gusto mo ba? Sir Will, oh, diba? Andito na si Sir Will, oh, abot kamay na si Sir Will. Hindi, kasi sa akin, swerte ako kasi nandiyan si Sir Wilbur. Pero, siguro, hindi na kaya ng mind and my body. May naligtad na. Siguro, happy na ako sa kung nasaan ako ngayon. Tsaka nakapagbigay ako ng inspirasyon. Yes. Busog na ako doon. And final note. Talbos na lang ang kulang. Oh, talbos ng kamote, no? Final note, I want you to invite your fans, your following, to keep on supporting you in whatever, you know, future endeavors na haharapin ninyo to support you. Kasi mahaba-haba pa itong reign ninyo as queens. Kasi sa Binibini, walang runners-up, you're all queens. Yun ang trato namin sa inyong lahat. Sa Binibini, always a Binibini. Ayan, so... Thank you so much. So wala pong sawang pagsuporta, lalo na po sa mga Rizaleño. Represent. We hope we made you proud, and we hope that you continue to follow our journeys. I am Stacey Gabriel on IG. Tao na po ako, gumawa na po ako ng TikTok. At mag-vlog na siya. At mag-vlog na po ako. Hey, following after the footsteps, of course, of my sister and Sir Wilbert. And what else? We have 3 sisters who are competing internationally very soon. So please support them. Send them love. They need your love and support now more than ever. Yes, sisigaw pa rin kami ng Philippines o Pilipinas. Yes, yes. Pero as a cheerleader. Leader. Ay, absolutely. Yan. So what's up mga kaskwami, mga kaipunats, mga kabudol ko dyan? Mabait na version yun. Binibini version. Oh, Binibini version. Yan, please subscribe. Yan, please subscribe my YouTube channel, Herlene Hipon. At syempre, Instagram, Herlene_Budol. TikTok, Herlene_Budol. Ano ba yung Twitter ko? Twitter, ganun yun, Herlene_Budol. Ayun, Twitter ko, Herlene_Budol. Tapos, Facebook page ko, Herlene Hipon Budol. At syempre, sa aking manager at ang aking kapatid na si Madam Minutes, Daisy Lopez at Wilbert Tolentino. Ayan, salamat. Thank you Jessa. Everyone. Thank you, Sashes&Scripts. Thank you, Sir Will. Thank you. Okay, bye. Signing off.